natanong po ng marami, mayroon pa nga bang Maria Clara ng makabagong panahon? Kung pagbabasehan po ang isang pag-aaral na ginawa kamakailan, malamang na ang sagot daw ay wala na. Dahil daw yan sa dumaraming kaso ng mga kababaihang nabubuntis naman sa murang edad. Narito po ang buong kwento. Kung sa edad na 16 anyos, ang iba ay nasa high school pa lang, ang dalagang si Carla, hindi niya tunay na pangalan, maagang naharap sa mas malaking responsibilidad, ang pagiging isang ina. Kwento ni Carla, 14 anyos siya nang mabuntis ng kanyang boyfriend na siya rin kaklase sa pinapasukang eskwelahan. Takot po ako. Nagulat din po ako kasi di ko pa po alam yung ganun yung bubuntis sa abo ko. Natakot po ako na ba't po ako dinadatnan sa ganun. Sabi ng boyfriend ko, mag-pregnancy test po ako. Sinubukan ko po ayun. Araw-araw po umiiyak ako, di ko po maisip na ba't ko po nagawa ayun. Labis daw ikinagulat ng pamilya ang kanyang pagdadalang tao. Malaki raw ang panghihinayang, lalo na ng kanyang mga magulang, kaya naman minsan din daw siyang natuksong huwag nang ipagpatuloy pa ang kanyang pagbubuntis. Sinisip ko po noon na ipaglag po yung bata, kaya lang po, natakot din po ako. Kaya po, sabi ko, tutuloy ko na ito, kakayanin ko po. Tutuloy ko daw. Malaki raw ang nabago sa buhay ni Carla simula nang siya'y maging ina. Nagsisisi din po ako kasi po nung dalaga po ako, nangangarap ako na magkatrabaho ko. Tutulungan ko yung magulang ko, pero ngayon ito lang po ako sa bahay. Hindi po ako makapagtrabaho, hindi po ako makapin trabaho. Dahil po mag-aalaga rin po ako ng bata. Alas wala din po akong nagagawa. Kamakailan ay matatandaang napabalita ang pagtaas ng bilang ng mga nabubuntis na kabataan, particular na sa Ilocos Norte. Ayon sa Department of Education sa Ilocos Norte, hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga nakumpirmang buntis na mga high school students sa lalawigan. Karamihan pa sa kanila ay graduating na sana sa darating na Marso. I'm really alarmed and we need to strengthen our guidance services. And we need to give further training to our guidance counselors. At the same time, strengthen parent-teachers association so that there is closer bonding with parents. Base sa pinakahuling National Demographic and Health Survey, halos isa sa bawat 10 babaeng teenager, edad 15 hanggang 19 ang nabubuntis. Napag-alaman din sa kaparehong survey na karamihan sa mga teenager na nabubuntis ay mula sa rural area o sa mga bukirin at liblib na lugar. Sa ngayon, hinaharap ng batang ina na si Carla ang panibagong yugto ng kanyang buhay. At ipinangako niya sa sarili na gagabayan at palalakihin ang anak sa abot ng kanyang makakaya. Nang sa gayon, maging maayos ang kinabukasan nito. Nakakalungkot po yung balita na yan. At kaugnay nga po niyan, makakausap natin si Ms. Maria Adela Guerrero, psychologist mula naman sa Protective Services Bureau ng DSWD. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Guerrero. Magandang hapon po. Oho, talagang sabi ko nga nakakalungkot po ito dahil dumadami no, yung teenage pregnancies, lalo na daw sa mga probinsya. Ano po ba ang nakikita ninyong dahilan niyan? Multifaceted po kasi yung mga reasons niyan. Pwedeng yung mga influx ng OFWs natin na magulang, so lack of supervision, influence din ng peers, marami po eh. So hindi rin po ba yan dahil din sa, kumbaga ngayon, bukod po dun sa lack of guidance, sabi nyo, ng magulang, I will just stress that dahil sinabi nyo, OFWs yung mga umaalis, ano? Well, hindi naman natin po, hindi ko makaclaim naman na generally yun, pero isa sa mga significant studies na sinasabi ay yung paglabas ng mga magulang na sana tumututok sa mga... Have you done any studies on this, like to validate or negate the findings? Not that I know po, pero as to the, yung pinalabas nga po na yun, ay meron na rin pong naging hakbang ang kagawaran tungkol doon. Ano po ang ginagawa ng DSWD para po sa mga areas particularly na nakikitaan po natin na mas dumadami po yung teenage pregnancy? Well, since meron po tayong mga preventive measures along community services po kasi, meron din tayong mga counseling sessions, no? So, meron po tayong mga ino-offer na services gaya para sa out-of-school youth, no? Merong mga organized to, SY groups sa communities. May part doon yun sa Unlad Kabataan. Okay. May module doon na tinatawag na
para sa reproductive health and things that relate to that. Okay. Tapos ini-strengthen din po yung coordination natin with the schools and we sit down with parents, may parent effective seminars po. Ma'am, ito ho ba ginagawa niyo nationwide? Yes, or nationwide. Oh, nationwide siya. Pero siguro ano hong nakikita natin na po pwede pa nating gawin para mas paigtingin po yung kampanya laban po naman sa premarital sex na sinatawag o yung pag-engage po ng mga teenager sa ganitong klase ng gawain? Siguro po, kasi nga sabi nila, di ba, it takes a village to raise a child. Mm-hmm. So, hindi lang talaga yung parents, hindi lang talaga yung specific departments, pero buong komunidad dapat. Buong komunidad involved po dapat. So, it's a responsibility of the whole nation, kumbaga. Oh. So, ito hong naririto po ngayon yung problema. Ano ho ang mapapayo natin para doon po sa mga kabataan? Kasi sabi nga nung mga kabataan po na na-interview, no, na dumaraan na sa ganitong problema, eh huli na talaga yung pagsisisi. Pero gagawin na lang nila yung makakaya nila, no, na palakihin daw yung mga anak nila sa napakamura nilang edad. Okay, nais ko lang din pong i-inform ang public, no, na ang DSWD, for whatever reasons na yung pregnant mother na teenage mother, hindi pa nila kaya within the family to raise. Meron tayong mga shelters or residential services kung saan pwede nilang ilagak pansamantala itong mga klaseng ganito. Pero, hinaalaw naman yung family. Importante po kasi, Ma'am Connie, yung involvement ng family dun eh. Yung support, ano? Yung support. Tapos, if for some circumstances then nakapag-decide yung family na to give up dahil kung whatever reasons, like for example, economically, hindi nila ma-maintain or ma-sustain yung bata na dadating, meron din po tayong counseling and services para mapunta sila sa alternative placement. Alright. Like for example, adoption or mga ganon. Okay. So, pero yung mga magulang ho na hindi makatanggap, ano ho ang payo nyo sa kanila? Kasi parang mas marami ho ang tinatakwil yung mga nagkakaroon po ng ganitong problema, yung mga anak nila eh. Importante po talaga na ang panggagalingan ng main support, no, in terms of understanding ay yung mga magulang. Mm-hmm. So, pinapalakas talaga rin po yung assistance sa mga families through educational campaign. So, accessing them to the resources necessary para sa kanila. Hindi naman to condone yung maling ginawa. It's just that to ano na lang, kumbaga ito na yung tamang paraan para hindi naman mapariwara pa lalo, ano? Yes, opo. Okay. So bigyan na lamang ng guidance lalo. Bigyan natin ng guidance at saka yun din family kasi hindi, sabi niyo nga po, nakaka-alarma eh, no? So hindi, wala kasi ring maitutulong yung magsisisi ka pa or ibibigay mo yung sisi sa magulang. So tulong-tulong po sana yung community. Maraming salamat po sa inyo. Dami ko pang tanong, pero tutuloy na lang natin yung maya-maya lamang. Maraming salamat po sa inyo, Ms. Maria Adela Guerrero.